Hello guys, welcome back sa ating channel. As you can see, I kailangan ko may fit out Subastatum na malaki sa camera. Because, speaking of Subastatum, that is our topic for today. So, if you're new here, my name is Jahan. Welcome! And of course, if you are an old subscriber, welcome back to my channel. So, as you can see, is napakalaki ng dahon ng mga Subastatum namin. And I just want to share with you guys some of our care tips kung bakit ito nagkaganito. And mind you, na nasa outside pa ako ng bahay, that's why napakaingay dito. And sana maintindihan nyo, wala talaga akong ibang area na pagsusutan. At saka napakalaki na ng vlog hiatus ko sa aking channel. At karamihan sa ini-upload ng mga videos ay so shorts na lamang po kasi wala po akong time talaga na mag-shoot dahil sa work, and this is my very, very time. I hope you are feeling well, you are great, and you are healthy despite the pandemic. And of course, this video is for you to be inspired kasi lahat tayo ngayon sa mga nadaraanan natin sa buhay, we want to be inspired and we want to be happy. That's why I'm sharing this. So one of the main things na nagpapahappy sa atin na itong mga plants natin. So, here with me is our Subastatum, Philodendron Subastatum na plants namin. So, actually, matagal ito sa amin. I think this is 1 year plus, 1 year mahigit. Nabili ko to sa Quezon province na seller. Maliit pa lang po nung una. Napakaliit lang talaga nila at madali lang silang lumaki ng ganito. And before we go through to the care tips, I just want to introduce you to Philodendron Subastatum. So, ang Philodendron Subastatum is a native of South America. So, that's why, as you can see, ang leaves niya ay glossy because that's one of its characteristics. It has green and glossy foliage that changes as the plant grows old. Pero, ang mga juvenile na mga Subastatum ay mayroong tinatawag nating maroon color sa ilalim. Like, itong mga maliliit. That's why ang Philodendron Subastatum is a bicolor foliage. So, makikita natin ito sa juvenile na mga Subastatum. But, as Subastatum grows older at lumaki ang kanyang dahon, ay nawawala po ang pagka-bicolor foliage niya. Tsaka, kung makikita nyo, ay sa mga malalaking dahon, nawawala po siya at naging green na siya halos. So, that's the downside kung malaki na ang dahon ng mga Subastatum ninyo. Kasi we want it na sa Subastatum natin is talaga nakikita natin ang maroon na color ng kanyang foliage. Because napakaganda tingnan kung may pula sa mga halaman natin. Because we want it sa mga halaman natin na may unusual color talaga. Kasi usually kapag halaman, ang nasa isip talaga natin ay itong green. And we want it na may iba naman siyang kulay, like puti, o di kaya in the case of Subastatum is pula or maroon. So as you can see, itong mga Subastatum is like any other philodendron, is perennial plant. They can stay all year round, but there is a time that nagdo-dormant sila. But ang pag-dormancy ng mga Subastatum ninyo ay hindi kagaya ng caladiums na talagang namamatay lahat at ang bulb na lang ang natira. Ang dormancy ng Subastatum is that they stop growing or they stop producing leaves. That's why pag naging ganun ang mga Subastatum ninyo na huminto siya sa pag-grow, ay pabayaan nyo lamang po siya at huwag nyo siyang overfeed ng mga fertilizer kasi kapag ganoon ay naro-root rot po siya o nagkakaroon po siya ng nararat po ang mga roots niya pag pre-nurture natin siya sa kanyang pag-dormancy na mag-activate uli. So, kailangan din niya ng pahinga. So, usually, pagkatapos naman ng kanyang dormancy ay lumalago naman din siya o nagiging active naman siya kalaunan. So, if given the right care, itong Subastatum ay lumalaki hanggang 6 feet. So, dito, kagaya ito sa amin, na hindi namin nalagyan ng pole, I think, nasa 4 feet na ito. But, I want to cut this one kasi parang nababali na ang kanyang pinaka-main na stem kasi nabibigatan siya sa mga bagong dahon na ang lalaki. So, kailangan na siyang i-cut. At pag-uusapan natin yan sa propagation dito sa video nito. So, ang Subastatum philodendron ay water-loving na mga na klase ng philodendron. At halos lahat naman ng mga philodendrons ay water-loving. Pero, kahit na water-loving sila, ay kailangan pa rin na i-monitor ang
water or moist na sa lupa nila para hindi magkasagi ang mga lupa nila. So, speaking of that, kailangan na pwede natin ilagay ang ating finger sa lupa nila para malaman natin kung moist pa ba or kailangan na bang diligan o dry na ba ang soil nila. Now, itong mga Philodendron subastatum is not that type of plants na disease and pest resistant na mga plants. So, ito ay karamihang nilalaro o sinasama-sama ng mga mealybugs and other aphids. So, to prevent that, kailangan nalinisin lamang ang kanyang mga dahon para mawala ang mga iyon kasi nakakasira yun ng mga dahon nila. So, ang growth, ang paglaki ng mga Philodendron subastatum ay nakadepende po yun sa inyong mga care tips sa pangangalaga sa kanila. And then, let's talk about the toxicity of this subastatum. So, mind you that this subastatum is very toxic. It contains calcium oxalate crystal na kapag nakapit sa inyong mga balat na sensitive, ay pwede kayo magkaroon ng allergic reaction. Ito rin ay very toxic sa mga pets at iba pang animals ninyo. So, kapag na-ingested siya, ay pwede magkaroon ng mga stomachache at vomiting. So, as much as possible, ilayo niyo po sila. Lalo na kung meron kayong mga maliit na mga children, bawal po siya. Kasi nga, meron siyang calcium oxalate crystal. Philodendron subastatum is a tropical climber plant. That's why we need to provide a very rough and sturdy na pool para sa pagkapitan ng mga roots niya. Kasi nga, naturally, mga philodendron talaga ay tiyatawag natin tree hugger plant. From the word fellow na love and dendron, which is tree, typically means a tree loving plant. Meaning, they grow well when their roots hug na sa mga trees. Kaya kung mapapansin nyo, kung meron kayong mga philodendrons na pina-trail niyo sa mga malaking puno, ay talagang lumalaki ang dahon tsaka yung mayabong sila. Because that is really the essence of philodendron. So this belongs to Araceae family. Of course, this is type of philodendron na napakadaling alagaan at hindi maselan sa mga indoor na lugar, gaya ng sa loob ng mga sala ninyo or di kaya sa kwarto ninyo. So, since it is very easy, I will teach you on how to take good care of your philodendron subastatum. Now, let's proceed to the water requirement ng philodendron subastatum ninyo. Gaya ng sinabi ko kanina, ay water loving itong klase ng philodendron, itong philodendron subastatum. So, kahit na water loving siya, ay kailangan pa rin i-monitor ang level ng moisture sa lupa niyo para avoid root rot po tayo. Tsaka kailangan na ang pots na ginagamit niyo ay well-drained pots na may mga malaking butas sa ilalim para lumabas ang mga tubig at hindi magstay sa loob ng inyong pots na magsasanhi ng pagka-root rot. Let's proceed to the soil. So, ang soil, hindi naman masyadong maarte. Kailangan lang na well-drained soil. So, in our case, basic sa amin, we have mud press, cow manure, rice hull, tapos meron kaming cocoa cubes or cocoa peat para sa mga philodendron subastatum namin. So again, well-drained soil, kung maaari, pwede nyo lagyan ng mga reverse sod, yung hindi naman masyado. 1:1:1 ang ratio sa soil ng mga philodendron subastatum ninyo. So for the sunlight, ayaw po ng mga philodendrons subastatum ng direct sunlight at kahit ng ibang mga philodendrons, ayaw nila ng direct sunlight kasi nga nasusunog ang dahon nila. Look at those glossy leaves na may pula sa ilalim. Ganyan. So, indirect sunlight po dapat ang philodendron subastatum. So, for the temperature naman na kinakailangan ng philodendron subastatum ninyo ay hindi bababa sa 15 degrees Celsius at hindi naman tataas sa 35 degrees Celsius. So, kailangan na kung mainit ang isang lugar, for humidity, kung mainit ang isang lugar ay pwede nyong gamitin ang pag-mimist para hindi masyadong mag-dry ang kanyang dahon. At saka pwede kayong gumawa ng pebble tray. Alam ko marami na kayong nalaman tungkol sa pebble tray at alam niyo na ako rin kung ano ang ginagawa nito. So, for those who do not know, ang pebble tray ay lagay lamang kayo ng isang plangga, lagyan niyo ng mga maliit na bato at lagyan niyo ng tubig at saka ilagay niyo sa ilalim ng mga halaman ninyo at ang tubig dyan ay ma-evaporate to increase the humidity sa surroundings ng mga plants ninyo. Usually, ginagawa yan sa mga Calathea or dito sa Pilipinas, Calathea, because
Calitheas are very, very sensitive to dry and very hot environment. Kaya, maano ang dahon niya. Parang nafo-fold. Kasi, it, to protect itself from the loss of moisture sa mga dahon. So, that's it. So, ang Philodendron subbustatum, it requires 60 to 80% of humidity to grow well. At para maging lush siya. For the fertilizer, if mataba naman ang lupa ninyo, I no need na for fertilizer, but this is just a supplement. So if you want to have that great type of plant na talagang napakalusog, napakaganda, napakalush, ay pwede kayong mag-fertilize every week. But if not, you can have your fertilizer once a month kung mataba naman ang lupa ninyo. So naturally, when you propagate Philodendron subbustatum, talagang slow growing type of philodendron sila. But kung naka-stable na siya sa isang lalagyan, stable na stable, ay madali lamang po silang lumaki. The challenge for this subbustatum is when you propagate them kasi napakahina ng kanilang paglaki when you start propagating them. But with proper care, ay talagang nasa-stable naman po sila. So the good thing about Philodendron subbustatum is that the plants stay beautiful all year round without replacing them. With proper care, talagang aabot sila ng hanggang sa dulo na walang hanggan. Kasi hindi sila masyadong maarte. Only that thing ang maarte sila ay sa time na pag-propagate mo sa kanila. Okay, so that's it. So it's very easy to grow Philodendron subbustatum. All you need to do is to... The key there is in your soil talaga at saka sa environment na pinaglagyan mo sa kanila. Napakaganda ng subbustatum. Kung makikita nyo, kung makikita hindi kasi kuha ng camera kung gaano siya kaganda. Sa personal, napakaganda niya. And that's why. So ito, kailangan na siyang ikat talaga. Itong isa, napakalaki ng dahon. At kailangan na siyang ikat. Hello.